We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. Tangkang pagnanakaw ng isang babae sa palengke sa Lipa City, nahulikam. Bagong silang nasanggol natagpuan sa labas ng isang abandonadong bahay sa Santo Tomas City, Batangas. Resolusyon sa pag-ban sa aplikasyon at operasyon ng POGO sa Batangas City, aprobado na sa sangguniang panglungsod. Kasunod ng naitalang kaso ng Q fever sa Marinduque, Calabarzon Region na nanatiling Q fever free ayon sa Department of Agriculture. At Butanding na mataan sa San Juan, Batangas. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Nahuli ka mantangkang pagnanakaw ng isang babae sa palengke sa Lipa City. Ang sospek pinaniniwala ang may mga kasabwat sa modus. Nakatutok si Paul Hernandez. Ordinaryo ng abala sa tindahan ni Lori Lee sa palengke ng Lipa. Ang hindi pangkaraniwan, ang tangkang pagnanakaw sa pwesto niya. Sinabayan umano ng babaeng kawata ng ilang mamimili sa pagbubukas ng transparent organizer na yan. Buti na lang at alisto si Lori Lee. Naharang pa ang babae pero nakaalis din. Nilingon ko po, paglingon ko, nakita ko nga po na may tao. Nagulat po ako, di yun po. Sumigaw po ko na, yan ang ginagawa mo dyan. Tingin ni Lori Lee may kasabwat ang babaeng nagtangkang mangulimbat sa perang aabot sa mahigit 40,000 pesos nakita sa pagtitinda. Sabi po nung kasamahan ko, nagtanong na daw po yun nung oras na nagbibilangan kami ng pera nung nagbayad. Tapos yung pagbalik nun, halos sabay ng pagbalik nung bumibili, tapos yung lalaki yung nung pagdating nila. Maring hindi po sila gagawa na nag-iisa. Mga tatlo o apat po sila, patingin ko. Walang nakuhang anumang gamit o pera sa tindahan. Hindi na nahabol pa ang umalis na sospek, pero naitimbre na raw ng tinder ang pangyayari sa mga otoridad. Modus po, modus. Siyempre, hindi lang naman dito sa Lipa nangyayari yan, nangyayari din sa ibang lugar. Maging aral na rin po sa ating mga maninindan na maging listo at huwag lalabas sa kanilang tindahan. Ang CCTV footage, gagamiting ebidensya para mahanap konsable sa tangkang pagnanakaw. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Dahil sa mga naitalang insidente ng nakawan, naglabas ng tips ang pulisya para makaiwas sa mga kawatan. Kung aalis sa inyong mga bahay, payo ng otoridad, tiyaking nakakandado ang lahat ng pinto at bintana upang hindi makapasok ang mga magnanakaw. Hanggat maaari, mag-iwan ng nakabukas na ilaw sa labas, lalo na sa madidilim na bahagi ng inyong bahay. Mas mainam din daw kung may burglar alarm upang maalerto ang mga kapitbahay. Mainam din umano ang paglalagay ng mga CCTV camera upang mabantayan ang mga ari-arian. Upang makaiwas naman sa mga mandurukot, payo ng otoridad, huwag maging kampante sa mga matataong lugar at maging alerto. Pakiramdaman ng mga tao sa inyong paligid, ilagay sa harapan ang inyong bag, lalo na kung may mapansing nakasunod sa inyo. At hanggat maaari, huwag magdala ng mga mamahaling gamit tulad ng mga alahas at iba pa. Nalunod ang 21 anyos na lalaki na umano'y lasing matapos tangkayang iligtas ang kasamahan sa Lian, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Nasawi ang 21 anyos na lalaking tubong Caloocan City matapos umanong malunod sa karagatang sakop ng Lian, Batangas pasado alas 2 ng hapon o Linggo. Sa imbestigasyon ng Coast Guard Substation Lian, kasama ng biktima ang dalawa pa nitong kaibigan na pumunta sa dagat para maligo. Sumakay daw sa airbed ang isa nilang kasamahan ngunit hindi na malayang napapadpad na ito sa laot. Sinubukan daw ng biktima at isa pang kasamahan na languyin at iligtas ang kasamahang nasa airbed, ngunit bigla na raw lumakas ang alon at dito na siya
siya nalunod. Tingin ng otoridad, dala na rin ng impluwensya ng alak kaya hindi na nakalangoy pang pabalik sa Pampang ang mga ito. Tatlo silang magkakasama, hindi na habang nagiinuman sa shoreline, sumakay ng airbed yung isang kasamahan nila. Sila mismo pumunta sila para mag-attempt sila na kuhanin yung kaibigan nila. Sa ngayon, naiuwi na ang mga 10 biktima sa kanilang tahanan sa Caloocan City ayon sa Coast Guard. Mahigpit na ipinagbabawal ng mga otoridad ang pagdadala at pag-inom ng mga nakalalasing na inumin sa tabing dagat upang maiwasan ang kaparehong insidente. Prohibit muna yung mga alak sa beach, mga beach resort. So, ingat po sa paliligo, lalo na po ngayon na ang dagat ay medyo may alon na. Sa mga beach resort owner na dubli matyag po yung kanilang mga lifeguard on duty para po maiwasan po natin ang mga katulad na incident yung ganito ma. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha na ng pahayag ang pamilya ng nasawing biktima. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Aprobado na sa Sangguniang Panlungsod ang resolusyon sa pag-ban sa aplikasyon at operasyon ng POGO sa Batangas City. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, wala raw puwang ang mga POGO dito sa Batangas City kaugnayan ng inaprubahang resolusyon ng Sangguniang Panlungsod. Aprobado na ng Sangguniang Panglungsod ang resolusyon sa pagbaban ng aplikasyon ng operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator sa lungsod ng Batangas sa ginanap na regular session ng Lunes, June 24. Kaugnay ito sa mga isyu at isinasagawang investigasyon ng Senado sa POGO sa Bamban, Tarlac kung saan iniuugnay dito ang alkalde ng bayan. Nakakuha kami ng attention kung bakit ipagbawal yung POGO. Lingit sa kalaman ng marami, ang POGO ngayon ay ginagamit sa mga illicit activities sa krimen. Ayaw namin na malalagay ang ating lungsod sa isang sitwasyon. Talagang tataas ang krimen katulad ng nangyayari sa lugar na kung saan may mga operation ng POGO. Lalo na yung mga human trafficking, money laundering, online scam. Ngayon may mga allegations pa na may mga ginagamit sa spying. Malaking ginhawa raw ito para sa 39 anyos na si Mary Jane, isang helper sa maliit na karinderya sa Batangas City. Bagamat batid daw niyang maraming trabaho ang maibibigay ng naturang POGO sa mga gaya niya, mas gusto pa rin niyang walang ibang dayuhan ang mamalagi sa bansa. Pangamba rin niya ang posibleng kapahamakang idulot daw ng mga ito sa Pilipinas. Baka sumakop sila sa Pilipinas natin. Dito na lang, ayos din. Para puro Pilipino na lang ang mga magtatrabaho sa atin. Wala nang mga yung mga taga-ibang bansa. Ay gawa doon sa sa South China Sea. Nakasaad sa resolusyon ang mga naturang POGO ang nakasisira umano sa dignidad ng LGU kaya walang puwang ang ganitong operasyon sa lungsod. Magsisilbi na rin umano itong babala kung mayroong mga negosyo na naisuhan ng business permit na palihim na nag-ooperate bilang POGO. At kung sakaling may ganitong insidente, hihilingin ang Sangguniang Panglungsod sa alkalde na bawiin ang permit ng naturang establishmento. Pabor dito ang business owner na si Arnel. Mas makabubuti raw kasi para sa mas matiwasay na pamumuhay ang pagbabawal sa mga POGO sa lungsod. Hindi naman maganda yung sugal talaga sa pangaraw-araw kasi nakaka-purwisyo yun ng pamilya talaga. Hindi ako pabor sa ganun. Huwag na lang pumasok dito yung POGO nga para wala na din mapurwisyo. Payo naman ang Sangguniang Panglungsod sa mga residente at mga opisyal ng barangay na maging mapagmatsyag sa kanilang lugar. Ay sa kasalukuyan, wala pa raw na mamonitor ang Batangas City LGU na POGO-related businesses dito sa lungsod at oras na malaman nilang mayroon, kaagad daw itong tatanggalan ng permit. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Nananatiling queue fever-free ang Calabarzon Region ayon sa Department of Agriculture. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Para pawiin ang pag-alala ng mga farm animal owner at publiko sa Calabarzon, sinabi mismo ng Agriculture Department na queue fever free ang rehiyon. Yan ay kasunod ng naitalang unang kaso ng sakit na tumama sa mga kambing sa Marinduque. Wala pong reported cases dito po sa Calabarzon. Yan naman po ay malalaman natin yan pag mayroong mga nag-report or may mga laboratory result. Pero sa kasalukuyan po wala pa po tayong nakukuhang information. Nagpositibo sa queue fever kamakailan ang 19 na kambing sa Marinduque na mula sa Amerika na sanhi ng Coxiella burnetii bacteria.
Zoonotic ang sakit na ito na maaring maipasa sa tao. So yung sisinghot mo yung contaminated dust, direct contact halimbawa dun sa kanilang mga urine, feces, or milk. If you have this contact with the aborted fetus and you are not wearing any protective gear, pwede kang mahawa. True, ano po yan? Laging laboratory test results. Controlled na rin naman daw ang Q fever ayon sa DOH. Ligtas din daw na bumili at kumain ng karne ng kambing at baka at walang dapat ikapangamba ang publiko. Yun ay may permit naman galing doon sa slaughtery. Malinis siya. Ang baka talagang sure na mula madaling araw hanggang pahapon. Malinis siya. Ayon sa DA Calabarzon, bagamat walang kaso ng Q fever sa rehiyon, nakamonitor pa rin naman daw ang kanilang tanggapan tungkol dito. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Buhay na buhay pa rin ang tradisyon ng pagbibigay ng sabit o dulot sa mga ninong at ninang na mga ikakasal sa Batangas. Ang paggawa nga nito pinagkakakitaan ng isang Batanggenyo. Narito ang report ni Denise Abante. Dine sa Batangas, kapag sinabing baysanan, abay hindi mawawala riyan ang sama-samang paggawa ng dulot at tulungan. Sa kasalang Batangan, sabi nga nila, maubos na ang yaman, wag lamang ang yabang. Kaya naman ang dulot ng mag-asawa para sa mga ninong at ninang, ay awas sa lalagyan. Nariyan kasi ang quarter leg ng baboy, alak, iba't ibang prutas at mga pampalasa. Isang tradisyong nakaugalian na sa Batangas. Nagsisilbi yan na imbitasyon para do sa mga ninong at ninang. Pasalamat na rin dahil kumbaga kinikilala nga natin sila na tatayo bilang pangalawang magulang. Sa dami ng kailangang asikasuhin sa kasalan, worry no more sa paghahanda ng dulot dahil sagot na kayo ng Batanggenyo choreographer na ngayon isa ng business owner na si Milky. Ang dulot, mas pinasimple pero elegante. Kumpara sa nakalagay sa tubalan at sa mga plastic na lagayan, crate, boxes at tampipi na hango sa mga sinaunang lalagyan ng mga kagamitan. Nakikita ko kasi yung suffering sa mga couples na natuturuan ko ng sayaw sa kanilang first dance. And they are just so stressed out during the last week of the preparation ng kanilang wedding because that's the time na nagpe-prepare sila ng kanilang mga sabit at saka mga dulot. I just want to remove the stress from the soon-to-be couple. Now I want them to just enjoy their marriage. Ang bagong kasal na si Joson, naging malaking tulong daw ang pag-order na lang ng mga dulot. Bukod kasi sa nakababawas sa isipin, nakatipid din. Oras, sobrang ano pa din yan. Basta kamura, mas na padali ang buhay. Pag mga magkakatay, syempre sila pababayaan pa namin. Ang mga lagayan, personal na kinukuha ni Milky sa kanyang mga suppliers sa iba't ibang bayan sa Batangas. Ang mga laman nitong karne, kalamay, minatamis at prutas, may pagmamalaking locally made sa Batangas. I encourage the couples to personally deliver the packages kasi yun talaga yung tradition. Then, I included those elements na nakakalimutan na sa Batangas, like sa mga sabit, like may mga meron akong part ng package is yung kapimbarako, tabliya, na those things ay hindi naman talaga naiisip ng ibang mga couple, yung mga nagdaang mga nagbibigay ng mga sabit. So I need to have and include an element of being a Batanggenyo. Ang soon-to-be bride naman na si Sam, umorder na lang din kay Milky ng dulot para less hassle. Isang buong package yung ino-offer niya. So as a working Batanggenyo bride-to-be, this is very convenient for me na hindi na kailangan manulungan. Ang gagawin ko na lang is to pick up na lang yung as-in buong package kay Miss Mickey and nagbibigay siya ng discount. Magarbo man o simple lang, para sa mga Batanggenyo, ang tradisyon ng pasasalamat at pagbibigay ng dulot ay hindi kailanman makakalimutan. Kasama si J. R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Payong po. Kasi pag po payong ay kahit pa paano ay hindi po ako nababasa. Pag po kapote ay medyo naamoy sa katawan. Ay kapote po. Bakit? Ay hindi naman kasi sino agad mababasa po. Yun, pagkagaya nitong payong ay pwedeng maampiyasa sa loob. Payong, na natitiklo mo bigla, madaling ilagay sa bag. Payong po. Parang mas convenient po. Ang hirap po kasi parang isusuot nyo pa po. Payong po. Mas madali pong dalhin. Pag po itatago, mas madali din. Payong po. Mas convenient po siyang gamitin. Mas madali po siyang ilabas pag bigla pong umulan. Payong po.
mas comfortable pong hawakan yung payong. Okay. Ay, ikaw sumagot. Kasi mas ano, pag kapote, hindi ka na pumahirapan. Kahit tumakbo-takbo ka, hindi lilipad din yung kapote. Kesa pag payong, tas tumakbo ka, lilipad din yung payong mo, lalo na pag mahangin. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Natagpuan ang bagong silang na sanggol sa labas ng isang abandonadong bahay sa Santo Tomas City, Batangas. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Sa isang bakanteng lote na ito sa bahagi ng Barangay Santa Anastasia sa Santo Tomas City, Batangas, sinasabing natagpuan ng isang 25-anyos na babae ang isang bagong silang na sanggol alas 2 ng hapon noong Lunes. Ayon sa pulisya, dumulog umano ang concerned citizen sa barangay hall at ibinigay doon ang natagpuang sanggol. Agad naman itong itinawag ng BHW sa pulisya para imbestigahan. Ngunit sa aming pag-imbestiga, ito pong abandonadong lote po ito ay may bakon at may mga aso. Mga private land po ito. Bumalik po yung ating investigator at meron na pong natagpo ang inunan ng baby. Kasalukuyang nasa pangangalaga ng mga health worker sa Santo Tomas City ang natagpo ang sanggol habang inaalam pa ng pulisya kung sino ang ina at nag-iwan dito. Pero ayon sa pulisya, posible umanong ang nagdala ng sanggol sa barangay ang ina ng bata. Kung malaman po natin, ay ipapailan po natin kaukulang kaso dahil ang pag-abandon na po sa isang bata, yung baby pa ay bawal po yun sa batas. Itong certain Mary Rose ay parang may dinaramdam at according to sa mga witness doon, baka po siya mismo rin yung nanay. Kasalukuyan pang gumugulong ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Hinahanap na rin ng pulisya ang babaeng nagdala ng sanggol sa barangay hall. Panawagan ng pulisya sa publiko. Meron po tayong DSWD na pwede pong tumulong sa kanila sa mga ganyan bagay. At meron pong kaukulang ahensya na tutugon sa ganitong sitwasyon. Sa katunayan nga po, ito pong baby ay dadali na po sa kanilang shelter. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, itong inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Noong nakaraang linggo, inilunsad ng Weather State Bureau ang bagong PAGASA Regional Services website kung saan makukuha ang weather forecast ng kada probinsya sa bansa. Ang tsansa ng ulan at banta ng kidlat, maaari na rin isama sa mga babala sa inilunsad ng ahensya na mas detalyadong weather at real-time updates. Kung paano yan, ipapaliwanag sa atin ni Gunong Raymond Ordinario, Senior Weather Specialist ng DOST PAGASA. Magandang hapon po, Sir Raymond. Yes, magandang hapon din naman at magandang hapon sa ating mga taga-subaybay. Sir, ano po ba itong inilunsad ng inyong ahensya na mas detalyadong weather at real-time updates? So, inilunsad ng PAGASA ang Harmonized Regional Services Division website. So, dito po nakikater na natin o naibibigay na natin yung mga localized forecast natin dito sa bawat probinsya na mga nasasakupan ng ating mga regional services offices ng PAGASA. So isa na po ito nga itong nasa National Capital Region na kasama po itong probinsya ng Batangas. So nakikita natin na meron na tayong kakayahan na bigyan ng forecast ang bawat probinsya sa buong bansa. At yung kagandahan nito ay ito matagal hanggang 5 araw. At yung unang araw, yung first 24 hours ay usually or ito ay meron ng forecast sa umaga at sa hapon, kaya mas makakapagplano na yung ating mga kababayan. Sir, kabilang na rin po ba rito ang banta ng kidlat? Isa sa mga inilunsad din natin itong para sa Typhoon and Flood Awareness Week, itong ating Panahon Decision Support Tool na pwede ma-access sa www.panahon.gov.ph. Dito pinapakita yung ating mga density o yung mga frequent mga pagkidlat na na-observe ng ating mga lightning sensors at nagbibigay ito ng ideya kung saan nga ba pinakamadalas within that event na nagkakaroon tayo ng mga malalakas o maraming mga pagkidlat. Sir, paano po ito makakatulong naman sa mga LGU at maging sa mga residente? Binagbibigay na ito ng kakayahan sa ating mga disaster managers at ating mga local chief executive
ng tignan o himay-himayin yung nangyaring event. For instance po, pwedeng nagkaroon ng landslide sa isang bayan. So makikita na natin kung lalo po ito ay merong pag-asa observation station, makikita niya na kung ano yung dami ng ulan na bumagsak, anong oras bumabagsak ito mga malakas na pag-ulan at nagbibigay ng ideya dito sa ating mga local chief executive at sa ating mga disaster managers na magkaroon ng mga sound decision bago pa man dumating yung inaasahan natin mga damages o pinsala. Sir, noong nakaraang Biyernes, June 21, ginunita ang 16 na taong anibersaryo ng pananalasa ng Bagyong Frank na nagpalubog sa MV Princess of the Stars sa Romblon taong 2008. Trahedyang kumitil sa buhay ng mahigit 800 katao. Isa sa sinisinoon ng shipping line ang naging forecast ng pag-asa dahil sa bigla ang paglihis ng bagyo at umano'y late na abiso. Ano po ba naging aral ng trahedyang ito sa inyong ahensya, partikular sa pagtaya ng panahon at pagpapaliwanag nito sa publiko? Isa sa pinakamalaking pagbabago na ginawa ng pag-asa ay nakipag-usap tayo dito sa ating mga kasamahan sa Philippine Coast Guard para mas madali nilang maintindihan yung ating mga forecast o warning para sa mga shipping companies or sa activity o maritime activities natin. Kaya nagbuo tayo ng marine gale warning na naka-describe niya kung ano yung weather, gaano kalakas ang hangin at inaasahang taas ng pag-alon. Ngayon din naman, naging aral din ito sa pag-asa para mas intindihin natin kung ano yung pangangailangan ng ating mga stakeholders para nga ma-cater natin yung tamang warning. And also, after this, ine-enhance at ine-empower nga ng pag-asa ang kanyang dissemination system, pinapalakas pa natin yung ating website para magkaroon tayo ng kakayahan na magbigay ng mga official na impormasyon at itong tsansa ng pag-ulan at itong panahon.gov.ph ay tumutulong nga para mas mas mapalakas ang ating kakayahan na mag-disseminate at magkaroon ng mas efficient na weather-related information dissemination. Kaya po palagihan po nating bisitahin ang aming website at kumuha lamang ng impormasyon na official at hindi po yung ating fake news. Maraming salamat po, Ginoong Raymond Ordinario, ang Senior Weather Specialist ng DOST Pag-asa. Magsasagawa ng barangay-based job fair ang Lipa City Public Employment Service Office o PESO sa Barangay Lodlod sa darating na June 30, araw ng Linggo, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Isasagawa ito sa Lodlod Elementary School at kailangan lang mag-register sa link na makikita sa page ng Lipa City PESO. Mahigit 7,000 trabaho ang naghihintay sa inyo. At para naman sa mga first-time job seeker, maaari niyong makuha ng libre ang mga dokumento sa paghahanap ng trabaho. Magsadya lamang sa inyong barangay hall at huwag kalimutang magdala ng valid ID para makakuha ng barangay certificate for first-time job seeker. Matapos makakuha ng barangay certificate, maaari ka nang kumuha ng mga libreng dokumento sa ibang ahensya ng pamahalaan, gaya ng police clearance, NBI clearance, medical certificate at iba pa. Alae! 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 Parehas. Pwede lang parehas. Para ano? Para hindi ka mabasa. Payong po. Mas ano po kasi siya sa bag, mas kasha. Pag bit-bit, tas po pag gamit. Kapote, payong yano, nalipad. Siyempre, kuya kapote kasi nagmumotor na ako. Nice. Ay, mahirap pag nagmumotor ka, di masasalimpad yun ng hangin. Ay, pagkakapote ka, safe ka. Payong po. Kasi po ano, convenient siya po gamitin. And yun na po din yung nakasanayan po. Siyempre yung payong tsaka raincoat. Siyempre para po protected po ako kasi usually kapag naulanan ka, siyempre magkakasakit ka. Yun po ang tendency mo. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, isang bagong low pressure area ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility kaninang umaga.
Huli itong namataan east southeast ng General Santos City. Sabi ng PAGASA, mababasa ngayon ang tsansa nitong maging bagyo pero posibleng unti-unting lumapit sa southeastern Mindanao, kung saan ito posibleng mag-dissipate o malusaw. Nakapaloob ang LPA sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Magpapaulan yan sa halos buong Mindanao, habang easterlies at thunderstorms naman sa natitirang bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Quezon, Mindoro Provinces, Batangas, Marinduque, Palawan, Romblon at posible ring umulan sa iba pang bahagi ng bansa. Mga kapuso, bukas June 27, Huwebes, makakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Tanawan City, Lipas City, Mabini, San Juan at Lobo, Batangas. Magsisimula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng tapping ng mga pole assembly at pagpapalit at upgrading ng mga transformer, kalinsabay ang pagpapalit at paglilipat ng mga poste at clearing ng mga linya. Namataan ang isang butanding sa San Juan, Batangas na indikasyon na maganda ang kondisyon ng marine biodiversity sa lugar ayon sa Menro. Narito ang report ni Paul Hernandez. Sa isang pambihirang closed encounter, namataan ang butanding o whale shark sa katubigang sakop ng Barangay Hugom, San Juan, Batangas. Sa videong yan mula sa tourism office ng San Juan, kitang palangoy-langoy lang ang butanding na tila nakikipaglaro habang nasa ilalim siya ng dagat. Ilang sandali ring nagpaikot-ikot sa lugar ang butanding bago tuluyang lumayo. Hindi naman daw hinawakan ng marine animal at hinayaan lang lumangoy-langoy. Tingin ng Municipal Environment and Natural Resources Office ng San Juan, posibleng naghahanap ng makakain ng butanding sa bahaging iyon ng karagatan. Magandang ating coral reef, kaya maraming phytoplankton, maraming nakakain dito, kaya kung bakit maraming butanding dito sa ating lugar. Ayon pa sa Menro, madalas ang whale shark sighting sa lugar. Isang indikasyon daw ito na maganda ang kalagayan o kondisyon ng marine biodiversity sa lugar. We have 9 sites na marine protected area. At doon sa mga lugar na yon, meron tayo nakikita feeding site. At minsan may 5 hanggang 10 butanding na nakikita dito sa atin. Inaabisong huwag galawin, hawakan o gambalain ang mga ito at dapat na protektahan ng wildlife. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, tara na at mag-vault in sa Sabado, June 29. Makisaya tayo sa Toy Fest 2.0 sa SM City Santa Rosa sa Santa Rosa City, Laguna. Alas 2 po yan ng hapon, kasama ang cast ng Voltes 5 Legacy na sina Radson Flores, Rafael Landicho at Jamir Zabarte with Sparkle host Kaloy Timkunko. Kita kits, mga kapuso. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.